Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm? Nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Sa third amended complaint, tinanggal ang pangalan ni Attorney Rocco bilang nasasakdal. Bakit? Dahil di umano, nangako siyang ibubunyag kung sino ang kinatawan niya bilang nominee/stockholder. Kung sino ba talaga ang kliyente niya. Natira yung ibang mga kasama ni Attorney Rocco na abogado, partner sa Akralo. Sa kanilang answer, sagot sa expanded amended complaint, kanina third, ngayon expanded. Ano ba talaga kuya? Kuya Boji? Pinabulaanan ng mga abogado, mga partner ng Akralo, ang mga di umano sa complaint ng PCGG. Ayon naman sa kanilang sagot o answer, di umano pa rin. Tagahawak lamang sila ng mga sosyo o stock sa mga kumpanyang nakalista. Tagahawak bilang incorporator o tagapagtatag ng korporasyon o acquiring stockholder, binili lamang nila bilang pagganap sa mga serbisyong propesyonal at legal para sa kanilang mga kliyente. Hindi nila ito pagmamay-ari. Wala silang proprietary interest. Samantala, nagsilbing tagapagtatag di umano si Attorney Cruz ng Mermaid Marketing Corporation na di umano binuo niya para sa lehitimong negosyo na walang kinalaman sa mga di umano sa complaint. Pero di umano, nilipat na niya sa iba ang kanyang mga sosyo, kaya hindi sa kanya ang mga stock na nakalista sa Annex A ng complaint na di umano ay kanya. Naghain din ng hiwalay na sagot si Attorney Paraha Hayudini na umalis na noon sa Akralo nang ihain ang kaso, complaint ng PCGG. Di umano, wala siyang kinalaman sa mga bintang sa complaint na dawit siya di umano sa nakaw na yaman. Pagkatapos, naghain ang mga abogado, mga partner ng Akralo, ng puna o komento at o pagsalungat o posisyon. Hiling nila, dapat pareho kay Attorney Rocco ang trato sa kanila ng PCGG. Dapat tanggalin din sila bilang nasasakdal sa kaso. Sa puna ng PCGG, nilista nito ang mga kondisyon para tanggalin sa kaso ang mga abogado, mga partner ng Akralo. Una, ibunyag kung sino ang mga kliyente nila. Pangalawa, ipasa ang mga kasulatang nagpapatunay ng kanilang ugnayan bilang abogado at kliyente, lawyer-client relationship. At pangatlo, ipasa ang mga kasunduang naglilipat ng mga stock, deeds of assignments of shares ng mga abogado sa kanilang mga kliyente. Nagharap ang PCGG
ng patunay di umano na sumunod si Attorney Rocco sa mga kondisyong ito. Una, liham ng tanggapang legal, law offices ng Rocco Bunag bilang kinatawan ni Attorney Rocco. Abogadoception na humihiling sa PCGG ng muling pagsisiyasat o investigasyon sa case number 33. Pangalawa, sulat sa PCGG ng abogado ni Attorney Rocco kung saan inulit ang naturang hiling. At pangatlo, sinumpa ang salaysay o apidabit ni Attorney Rocco na nakalakip sa nabanggit na sulat. Ayon sa Korte Suprema, hindi pinabulaanan ni Attorney Rocco ang paratang o alegasyon ng mga abogado, mga partner na akralo na hindi naman niya binunyag kung sino ang kanyang kliyente sa PCGG case number 33. Hindi rin naman siya nag-commit o nangakong ibubunyag niya yun. Sa isang resolusyon, tumanggi ang Sandigan Bayan na tanggalin sa kaso ang mga abogado, mga partner ng akralo dahil sa kanilang pagtutol na sumunod sa mga kondisyon ng PCGG. Ayon sa Sandigan Bayan, ito ang lumilitaw na dahilan kung bakit sinakdal ng PCGG ang mga abogado. Sapat para sa PCGG ang pinakitang pagkukusa ni Attorney Rocco at mukhang pinangalanan na niya ang kanyang prinsipal, ang kanyang kliyente. Ang naturang pagbunyag ang maaaring magpakita ng kawalan ng basihan para ituloy ang kaso laban sa kanya. Lack of cause. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng PCGG na gamitin ang kapangyarihan nito sa ilalim ng mga tuntunin ng ahensya at sa ilalim ng Section 5 ng Kautosang Tagapagpaganap Executive Order bilang 14-A, kaugnay ng pasya ng Korte Suprema sa Republika laban sa Sandigan Bayan. Lumalabas na inalok ng PCGG sa mga abogado, mga partner ng akralo, ang parehong mga kondisyon na tinupad ni Attorney Rocco. Pagbubunyag bilang kapalit sa pagtatanggal sa paglilitis. Kaso, pinili ng mga abogadong hindi bunyag na taliwas sa alok ng PCGG. Kaya hindi pwedeng magreklamo ang mga abogado na patuloy silang isinakdal sa kaso. Hindi rin nila pwedeng ipilit ang PCGG na tratuhin sila ng katulad ng pagtrato kay Attorney Rocco. Hindi rin pwedeng pilitin ng korteng ito ng Sandigan Bayan. Kaya tinanggihan ng hukuman ang counter motion na inihain ng mga abogado, mga partner ng akralo na sinalihan ni Attorney Parahaji Hayudini para tratuhin sila ng katulad ni Attorney Raul S. Rocco. Naghain sila, mga abogado, mga partner ng akralo, at si Attorney Hayudini ng motion para muling pag-aralan ng Sandigan Bayan ang resolusyon nito. Pero, tumanggi ulit ang korte. Kaya, hiwalay na naghain sa Korte Suprema ng petisyon para sa certiorari. Subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at magkomento sa YT o Odysee page ng video na ito kung gusto niyo ng video na nagpapaliwanag kung ano nga ba yung certiorari o certiorari. Kaya, hiwalay na naghain sa Korte Suprema
ng petisyon para sa certiorari ang mga abogado, mga partner ng Akralo, at si Attorney Paraha G. Hayudini. Pero si Attorney Rocco, last name, hindi Attorney Raul. S. Rocco. Argumento nila, pinapaboran si Attorney Rocco dahil sa kanyang pagtatanggal bilang nasakdal sa PCGG case number 33 dahil sa di umano pangakong ibunyag kung sino ang kanyang kliyente. Dahil dito, lamang si Attorney Rocco na kapantay nila bilang mga partner ng Akralo. Pansinin ang mga salita, pretext, alleged, ang posisyon ng mga abogado, mga partner ng Akralo. Wala talagang ganong pangako si Attorney Rocco. Pangakong napako, di umano. Argumento pa nila. Kahit na may ganoon ngang pangako si Attorney Rocco, bawal silang magbunyag kung sino ang kanilang principal, kung sino ang kanilang kliyente. Dahil sa kanilang sinumpaang at tungkulin bilang mga abogado na palaging panatilihing lihim ang mga impormasyong nalaman dahil sa ugnayan ng abogado at kanilang kliyente. Lawyer-client relationship. Argumento naman ng PCGG, hindi kasama sa pribilehiyo ng lawyer-client confidentiality ang pagkakakilanlan ng kliyente. At hindi rin kasama ang mga kasulatan na hinihingi ng PCGG gaya ng deeds of assignment, kasunduan ng paglilipat, dahil patunay ito ng pagiging nominee. Muli, ibig sabihin, kinakatawan lamang nila ang totoong may-ari. Sa kanyang komento naman, kinatuwiran ni Attorney Rocco na tama ang pagtanggal ng PCGG sa kanya bilang nasasakdal dahil nakaguhit, underline, parang caps lock para intense. Hindi pa siya naghahain ng tugon o answer. Kaya kahit walang utos ng korte, pwede nang itigil ang kaso, i-dismiss laban sa kanya sa pamamagitan ng paghahain ng abiso. Notice to dismiss. Teka, ano kinalaman ito sa argumento ng mga abogado, mga partner ng Akralo? Ano ang connect? Procedural rule ito, tuntunin tungkol sa pagtakbo ng isang kaso. Hindi niya sinagot yung argumento tungkol sa tungkuling panatilihin ang mga lihim ng abogado at kliyente. Yung ini-invoke, binabanggit ng mga abogado, mga partner ng Akralo. Bakit hindi niya sinagot yon? Hindi ko pa isa-spoil yan. Spoilers. Mamaya, sasagutin natin yan. Promise. Dagdag pa ni Attorney Rocco, di umano, nangako siyang ibubunyag kung sino ang kanyang principal, kung sino ang kanyang kliyente. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Magkomento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat!
hanggang sa muli, at ingat.